ba na ang dami pa lang ano, dami pa lang isin ko ba ng papera. Kailangan papeles para maging sundalo ka. Nung kabataan ko, pagka-graduate ko ng high school, hindi naman ako na-influensya ng kakilala kong naging kabatsmate ko sa Quezon National High School. Siya ay naging pulis ngayon, tapos isa naman, kakilala ko din naging pulis, naging sundalo naman siya. Hindi, wala akong naging kabarkadang nakapag-encourage sa akin. Tapos, pero yung tatay ko, yung papa ko, naging Navy siya. Pero, hindi rin naman ako na-encourage ng tatay ko. Nagkikwento lang siya, pero, uy, maging ganun ka. Mas inaano niya yun sa kapatid kong si Topper, tapos din sa babae. Pero sa akin, parang hindi. So, nag-search ako sa internet yung mga kailangan. Pero, ito siya. Pakita ko na rin. Sana makita. Makita nga. So, matagal nito nilista ko, pero yung pray, ang ganda pala, no? Ewan ko lang kung saan tama ito. K-12, graduate at least 72 units for college course. Yan, 18 to 26 years old. Tapos magpapa-endis ka na sa AFP. Yan. Yung height naman requirements ay 152.4 cm or 5 feet sa babae. Physical and mental fit for military training, good moral character, tapos accomplishment application form, NSA birth certificate, 1x1, 2x2 photo with white background, ID, medical certification, NBI clearance, police clearance, barangay clearance, NC2 certification, ayan, ROTC training. Nung panahon namin, high school ako, may ROTC college. Sa amin naman ay sa Quezon National High School, meron kaming junior police, CAT, tapos escort, tapos court, merong court, COLT, tapos kompleto dun eh. Noong 1997, yung ROTC, meron na yun sa college. Pero nung ito na lang, since nag 2000, mga nawala na yun eh. Tapos, proof of experience, college graduate, tapos DOR, statement of military training, recommending military person, tapos yun. Ang ganda kasi ng nung sweldo kasi pag naging military ka. Tapos meron pa yung full body picture 3x5. Tapos ayun, TOR diploma authenticated by school. Meron kang resume o kaya physical examination report, tapos yung result ng drug test, neuro, psychiatry, dental, x-ray, laboratory, ECG, and EENT, tapos command clearance, medical clearance, ayun. Ang galing sabi, ang nakalagay dito, 52,143 salary, monthly. Ang galing. Siguro na ito yung nakita ko lang sa internet. Hindi ko na alam kung ito pa rin yung updated, pero binablog ko lang. Siguro kung naging ganun ako, siguro nung high school ako, 1997, tapos 98, 99, 2000, ilang years na, no? So, ayan, popular yung 19, simula ako ng 1999. 2000, so 2020, mula 2000 to 2022, ba, isang dekada na, 10 taon. Siguro, pwede na akong mga 25 years, pwede na mag-retard, o kaya pwede ka na magpabayad, para kaya yung, tawag dito,
Kasi yung iba, pwedeng pinagaan na, pag na-accomplish mo na yung 25 years, o kaya ay 25 o 30 years, yun, pwede ka na magpa, ano na, yung, tawag dito, tawag dito, parang, ano, yung, tapos na yung kontrata mo, o kaya ganun, di ko lang, ano, parang, ano, yun, sana maganda yung pera, maganda yung hanap buhay, maganda yung, ano, hindi ko nagawa yun nung panahon nung kabataan ko. In this point naman, tapos nagkaroon ako ng ano, gusto ko siyang i-encourage nun. Ako, nagsimula ako mag-marathon 2013. Tapos yun, sabi ko ba kayo, ano ko, binibidyoan ko na siya nung bata pa para tumakbo. Tapos, nung nag-high school siya, medyo naiba na yung ano, yung pagang gusto ko, hindi niya gusto. Nung elementary, siyempre sunurin yung bata. Tapos nung high school na, para may sarili na siyang gustong gawin. Hindi na yung i-apply ko para sa kanya, yung hindi ko nagawa, i-apply ko sa kanya. At dapat yung ganito, hindi naman niya gusto yung gusto ko. So, magkaiba kami ng ano. Sabi ko, dapat mag-military ka na lang, tapos takbo-takbo ka na lang, o kaya athletic, yun. So, hindi naman siya nag-gusto. Pero siguro, ano, tapos yung ano naman, nung mga ano, nung nagkaroon ako ng kakilala, mga 2000 na yan, 2015, yan, parang in-encourage na ako doon, tapos parang kulang din ako sa financial, kasi pag kukuha ka naman ito, bawa yung tawag dito, reserve military, hindi naman reserve yung tawag doon eh, yung ano ba, yung alam volunteer ka lang, tapos ibang bawa military ka tapos tutulong ka lang sa mga nasa lanta ng Bagyo, may tawag dun eh, nakalimutan ang tawag dun, hindi ko lang kung reserve nga ba yun, reserve military ano, tapos ano, tutulong ka lang nasa lanta ng Bagyo, ganun mga sakuna, may training ka din, tapos ang dami din naman clients, ang hirap, tapos yun, share stories lang, and then yun, hindi ko nagawa siya, and siguro sa dami din naman kasi ng mga papeles, requirements. Tapos, siyempre, pag mag-military ka, may train ka talaga, tapos kailangan mong push up, sit up, tapos yung takbo. Pero sa edad ko kasi 44, hindi na ako pasok sa qualification ng ganun. Tapos gustuin ko man siya, ano na yung, kaya hindi na ako yung pasok sa edad kasi may edad na rin naman talaga ako. 44 years old na ako, so sayang. Kung may babalik ko lang yung nakaraan na edad ko, siguro magsusundalo na lang ako. And siguro yung naiba yung environment ko, na-develop yung pagkapwa-tao. Maganda kasi yung ano, yung military kasi nga doon kasi minabasa ko na teacher ka, tapos ikaw ay ano yung soldier, tapos ikaw ay sundalo ka. Teacher ka, athletic ka, tapos ko ay marami siyang mini, soldier is ganyan. Tapos ba, o kaya, ikaw ay patriotic, ganyan. So, ang ganda. And maganda din yung ano, yun, nasa ganong sitwasyon ka, ganong way ng iyong pamumuhay na sundalo ka ng bansang Pilipinas. So, yun lang, ayun, paalam po sa inyo. Bye.